Hello guys! Hello, good morning guys! Ipapakita ko lang sa inyo itong bunga ng aking bayabas na nasa paso lang. Yung unang bunga niya, hindi ko lang siya nakuhanan ng video. Pero ngayon, mayroon pa siyang naiwan na isa. Malaki na siya oh. Parang pwede na yata ito. Parang hinog na yata. Kaya kukunin ko na siya guys. Ayan. Ito yung tanim kong bayabas. Ayan, guaba. Ayan, nasa paso lang ito guys. Ayan, pero namumunga siya. Yung una niyang bunga, nakuha ko na dati. Apat. Ito yung panglima. Ayan, gusto ko lang siya inyo i-share. Ayan yung aking bayabas na nasa paso lang. Pero mayroon siyang bunga. Ayan, mayroong mga bulaklak na sa puno niya. Hinaluan ko ng bulaklak. Ayan. Ayan siya. Pero yung main purpose ko talaga nito, yung pagtanim ng bayabas, ay yung dahon niya. Kasi, nung start na naoperahan yung mouth ko, ito yung pinakamabisang gamot, yung dahon ng bayabas. Nilaga ko siya. Tapos, minumog ko siya every morning. Madaling humilom yung sugat na after operation ng aking bunganga. Kaya, nagtanim talaga ako nito. Parang purpose nito yung gamot, yung dahon. Magaling, madali siya magpahilom ng sugat. Madali siyang, kumbaga madali kumipot o magsara yung sugat. Especially pag mga nasa loob, like sa bunganga nga. Ayan guys, ang laki ng bunga niya. Kukunin ko na. Tingnan ko. Ay, pwede na. Ayan. Ayan siya guys, oh. Malaki na yung bunga na aking bayabas. Ayan. Ayan yung mga tanim ko pa dito, oh. Mayroon din siyang bamboo. Ayan. Mataas na yung bamboo ko. Tsaka yung bugimbilya. Ito yung sa rooftop ng bahay namin. Ito yung bugimbilya ko. Malaki na rin. Sobrang laki. Hindi ko siya na, hindi ko pa siya na-triman. Laging busy. Ayan pa yung isa na bugimbilya. Dito lang ito sa rooftop. Ayan, malaking paso. Ba namin, oh. Ayan, sa araw. Ayan. Guys, may mga bulaklak na pala yung aking mga bugimbilya. Ayan, oh. Ayan, mataas na siya. Bye-bye, guys. Thanks for watching. God bless us all. Bye.